Hello guys, so ang tutorial natin ngayon ay yung kantang Stella Marie na kinanta po ng Bukas Palad Music Ministry. Dahil po ngayon ay buwan ng Oktobre, karamihan po sa mga kapatid natin ay nagre-request po ng kanta para kay Maria. At ito po ay isa sa mga request nila. Pero ngayon po ay ituturo ko muna sa inyo yung intro. Kasi ito ay, ang intro po ay medyo mahirap dahil po ang gagawin po natin ay fingerstyle at saka plucking. So ang unang ituturo ko muna sa inyo, itong first part ng video ay intro. Tapos yung mga susunod na video, doon ko po ituturo sa inyo yung buong kanta, yung guitar chords ng buong kanta at saka yung plucking ng buong kanta. Okay, salamat! So, bali ang mga guitar chords na gagamitin natin dito ay E major, tapos B slash E flat, bali mapapansin ninyo dito na ito yung B, ito naman yung E flat. Ngayon, dalawang chords, ito yung B, kukunin natin yung bar dito sa 4th string pababa, dito sa may 3rd fret, tapos 6th fret ng 5th string. Yan siya. So yan yung B slash E flat. Okay? And then A major 7. Tapos A minor add 9. Bali, inad ko lang itong first string dito sa may 2nd fret. Yan. Kailangan maging dominant yung sound na yan. Okay? Tapos E major ulit. Tapos G sharp minor 7. Tapos A major 7. And then B. B suspended 4. Inat ko lang dito yung second string. Tapos B 7. And then E. Okay? So, bali yun lang yung mga guitar chords dito sa intro. So, kung gusto nyong i-play na hindi gagamitan ng fingerstyle, plucking ang gagamitin ninyo. Ang pwede, yung pinaka-basic na plucking na pwede nyong gamitin dito ay mag-start kayo from, halimbawa dito sa E, 6, 5, 4, 3, 1, 2, 6, 5, 4, 3, 1, 2, okay? Tapos dito naman halimbawa sa may B slash E flat, mag-start naman kayo sa 5, 5, 4, 3, 2, o 5, 4, 3, 1, 2, 5, 4, 3, 1, 2. So parang ang dinadagdag nyo lang, mag-umpisa kayo dito sa bass, tapos yung 1-2. Okay? Yan yung pinaka-basic. Halimbawa dito sa A major 7. 5-4-3-2. O 5-4-3-2-1-2. Pwede yung ganun. Diba? Tapos yung B 7 or B. So, ganun lang. Yung isang plucking naman, pwede nyo gamitin yung bass. Halimbawa dito sa A. Bass, tapos 3, 2, 3, 1, 2. Bass. Bass, 3, 2, 3, 1, 2. Bass, 3, 2, 3, 1, 2. Bass, 3, 2, 3, 1, 2. Bass. So, bali, yun yung dalawang plucking na pwede nyong gamitin. Okay din yung strumming, kaso
Napakasolim kasi itong kantang ito. Kaya mas magandang plucking ang gamitin nyo. Kahit na yung... Yung mga ano lang, simple lang ang gamitin nyo yung plucking. Okay? So, dito sa intro, kagaya ng pinakita kong guitar chords, yun yung pwede nyo i-apply kung hindi kayo nag-finger style. Kung halimbawa, plucking lang yung gagawin ninyo. So, isa-isahin natin yung strings, okay? So, ang gagawin natin, ilalagay natin itong index finger dito sa 4th fret. So, ang gagawin natin, ibabar natin siya. Tapos, itong pinky, siya ang maglalaro dito sa may 7th fret ng 2nd string, okay? So, ang gagawin natin, so, yun yung una, okay? So, ang ginawa natin dito, pag isa-isahin natin yung strings, parang dito sa may, yung second string sa may 7th fret, tapos, third string sa may 4th fret, tapos, second string ulit sa may 5th fret, tapos, babalik ulit siya sa may 4th fret ng 3rd string. Tapos, babalik ulit siya sa may 7th fret ng 2nd string. Tapos, 4th fret ulit ng 3rd string. Tapos, 5th fret ulit ng 2nd string. Tapos, 4th fret ng 3rd string. So, napansin nyo, umikot lang siya dyan, pabalik-balik. Yun lang. So, bale, ang naglalaro lang, sila, paikot-ikot lang sila dalawang beses dyan. Ngayon, yung bass, siya lang yung sinasabay. Kagaya yung una, di ba, E or lower string. Tapos, ang susunod yung bass naman ng E-flat. Okay? So, napansin nyo yung ginawa natin dito ay dalawang beses na inulit lang yung mga single strings na yon. Ang dinadagdag lang, sinasabay lang yung bass na E at saka E-flat. So, yan yung una. So, parang ganito siya. Kompletuhin natin. So, bali yan yung una. Ulitin natin. So, ang susunod na position na gagawin natin ay yung D shape na E. Dito sa my 4th fret, okay? Pero dito, ang gagawin natin ay isasabay natin yung A or 5th string na open. Tapos yung D, lalagyan natin ng parang suspended. Normally, pag a single string, gagawin natin, ganon. Parang, yan siya. Pero, magpa-plucking tayo ngayon, parang ganito siya. Okay? So, dito, sinabay ko yung 5th string, at saka yung first string dito sa my 5th fret. Tapos, yung second string dito sa my 5th fret. Tapos, yung first string dito sa my 4th fret. Tapos, yung second string dito sa my 5th fret. And then, yung first string sa my 4th fret.
Tapos, second string sa may, 7th fret. Okay? So, parang ganito siya. Napansin nyo dito, ang ginawa ko dito, pagdating ko dito sa may second string sa may 7th fret, ililipat ko na yung bar dito na sa 5th fret. Okay? Tapos, ang plucking ko dito ay yung A or open string na 5th string. Pinagkasabay ko na sila ng second string dito sa 7th fret. Tapos, ang plucking ko dito ay yung 3rd fret sa may 3rd string sa may 5th fret. And then, 1st string sa my 5th fret. Ganon, okay? So, ulitin natin. So, ang susunod ng position ay dito pa rin tayo sa may D shape, okay? So, ang gagawin natin dito. Yun yung una. So, ang ginawa ko ay... Parang hammer yung ginawa ko dito. Hammer ng 4th fret ng 1st string dito sa 5th fret. Tapos, dito sa may second string sa may 5th fret. Tapos, balik siya sa may 4th fret ng 1st string. Tapos, second string sa may 7th fret. Tapos, second string sa may 5th fret. Tapos, second string sa my 4th fret. Pero, ano na to? G sharp, minor 7. Isa pa. So, dito sa G-sharp minor, ang pinagsabay natin dito na, ay yung bass. Yung B ng G-sharp at saka yung second string. 3, 2, 3, 1. Okay? Sa pa. Okay? Sa pa. Completo. 3, 2, 3, 1. So, bali yung last chords or last na position na gagawin natin ay dito. Ito yung B, B major, o dito sa my 2nd fret. So, bar siya. Tapos dito, tinitipa ko dito ay yung 4, 3, 2. So, yung plucking, bahala na kayo kung anong mas prefer ninyo. Pwede nyo gawing, halimbawa yung bass, yung 5th string, 3, 2, 3, 1, or single string. So, yung B, tapos mayroon siyang suspended. Dinadagdagan ko lang ng 2nd string dito sa my 5th fret. Parang ganyan siya. Tapos, yung B7, pwede nyo na lang single strings pababa. Okay? Tapos E. Tapos kakanta na. Ganun. Okay? So, yun lang yung last. So, ngayon, uulitin natin. Tugtugin ulit natin siya ng mabagal. Tapos, pagkatapos nun yung regular na tempo. So, ang gawin pala ninyo guys, kung halimbawa may mga na-missed kayo,
Balikan nyo lang itong video para mapanood nyo ulit, para malaman ninyo kung ano yung mga na-miss ninyo, okay? Right, guys, good luck.